So marami na rin akong na-try na products from Fairy Skin. Their serum nila, yon stand out pa rin yon sa lahat ng mga nagamit ko. Hindi ko pa rin makalimutan. Pumps lang guys, pwede na. Tapos bubula pa naman yun pag nasa face na. First use ko, parang hindi ako umagree sa non-drying daw. Hey guys, beautiful day. I hope you don't mind the noise guys kasi hindi pa rin tapos ang construction sa kapitbahay namin. And na-miss ko tong background na to in my videos. At medyo gloomy na, kaya mabilis lang to. Quick thoughts lang about this new product from Fairy Skin. It is the premium brightening facial foam. It is 100 ml and it is retailed for only 190 pesos. Si brightening foam is kagaya ng kanilang sunscreen na 190 pesos lamang. And I also bought this Fairy Skin Milky Bar Soap. So medyo marami na rin akong na-try na products from Fairy Skin. Ko yung palagi kong na-mention pa rin na nagustuhan ko talaga yung booster serum nila. Yon stand out pa rin yon sa lahat ng mga nagamit ko, hindi ko pa rin makalimutan. And also, nagamit ko na rin yung lotion nila before, but the new one, I haven't tried yet. So, unahin ko muna siguro itong soap na to bago ang lotion. So, ito naman, si sunscreen na napaka-viral is nagamit ko na rin and konti na lang siya guys, nasa dito na lang siya kasi palagi ko siyang ginagamit. And also, I have made my product review about this, so please do check in my YouTube channel. So, search nyo lang dyan, Fairy Skin, Jaya Chan. Ayan. And now, syempre hindi ako papahuli, I have the brightening, the premium by brightening facial foam. And yes, napaka-foaming nga. Sa nakita ko online, sabi nila non-drying and non-stripping daw tong product na to. So, I've tried it out. And sa first use ko, parang hindi ako umagree sa non-drying daw. Kaya hindi ako nag-film agad at hindi ako nag-share agad on TikTok and here on YouTube. Kasi gusto ko, hindi first impression lang ang aking ipapakita or ipi-film sa inyo guys. So, nagamit ko na siya ng ilang beses. As you can see, nakakalahati ako. For the first time na ginamit ko siya, guys, na-feel ko na medyo mattifying siya sa face. Hindi siya pareho sa ibang cleansers na after you cleanse your face, merong moisture na naiiwan, especially with gel type cleanser. Eto siya guys, yung dating niya sa akin is para kung gumamit ng bar soap. I'm just being honest lang guys ha. Kaya ko nga siya binigyan ng ilang days pa na gamitin. Kasi ibang naging effect niya sa akin. Yung ibang influencer sabi nila, nakaka-retain lang. Nare-retain pa rin daw ang moisture. But with mine, hindi ko masyadong na-feel yun. Pero, I did not give up right away. Ginamit ko pa rin siya. At nakita ko naman na talagang brightening siya. Maybe because of the papaya extract. Yung effect niya, yung sinasabi kong mattifying ang feeling, para siyang gumamit ka ng Kojic soap na merong micro-peeling, brightening right away ang effect, instant brightening, pero medyo drying siya, so kailangan mo mag-serum or moisturizer during the night and diretso ka dapat mag-sunscreen in the morning kasi yun nga, meron siyang kojic acid. Though yung kojic acid na ingredient is nasa last list naman ng ingredients, hindi talaga siya yung pinakamarami. Kailangan pa rin natin maging extra careful, baka maging sensitive tayo sa sun. When it comes naman sa surfactant niya, yung surfactant niya dito is sodium lauryl sulfate, maybe because of its foaming substance, kaya siguro feeling ko na dry up yung face ko. But through continuous use, nakikita ko naman, nag-i-improve naman ang skin ko. And
In fairness to this, guys, meron siyang micro peeling sa aking mga dark spots, dark pimple scars, rather. Hindi din marami ang aking blackheads during the time that I've been using this one. Siguro yung micro peeling effect, maybe because of the glycolic acid. Yes, sa glycolic acid meron dito sa likod ng kanyang packaging, sa list of ingredients. It acts as exfoliator and it's very good in dull skin and uneven skin tone. Kasi not only that, nakakatanggal din siya ng hyperpigmentation. And I can see na natanggal talaga niya ang medyo meron tayong konting mga dark spots dyan. 2 pumps lang, guys. Pwede na. Tapos bubula pa naman yan pag nasa face na eh. Pipikit ako, guys, para maganyan ko siya. Ayan. I'm done hilamos. Medyo mattified yung face ko. Hindi ganun ka yung soft na soft. Pero, nawala talaga yung mga oil ko. Ayan. Na-feel ko talaga na parang malinis yung dito na part. Tsaka dito kasi oily tayo dyan. Later, maglalagay tayo ng fair skin sunscreen. Ayan, dito tayo sa mas maliwanag. So, to moisturize my skin, my face, after cleansing, para hindi siya dry, we'll be using the fair skin sunscreen again. Ayan, done with sunscreen. Yung sunscreen talaga yung nagbibigay ng glow, guys. Ayan. Ayan, mas glowy na siya. And mas brighten up na ang face ko. But in fairness naman sa foaming wash, sa ilang days ko siyang ginamit, napansin ko na medyo rosy yung part ko dito, lalo na sa actual. Hindi lang siguro kita sa camera, pero yung dito ko medyo rosy cheeks ako dyan. Medyo pinkish. Hindi naman red talaga, pero medyo pinkish siya. Na hindi naman na parang namalat ka. Hindi naman ganun. Hindi naman na parang parang na-damage yung skin. Hindi. Yung parang nag-brighten up lang talaga. Even though drying ang feeling ko after using this one, meron naman siyang hydrating and moisturizing ingredient, which is the glycerin. Yun nga lang, hindi siya surfactant free. Pero hindi naman pwedeng kunin natin yung sodium lauryl sulfate kasi siya talaga yung nagbibigay ng foaming effect. Kasi hindi mo naman kailangan ng maraming product kasi 2 pumps lang. Nakalagay dito 2 to 3, pero ako 2 pumps lang, okay na ako. Dito sa packaging nakalagay na it's for dull skin and for uneven skin tone. Yes, pwede. Pero I can say na hindi siya pwede sa dry skin kasi medyo malakas yung surfactant yan. Drying siya for me, na oily face na nga ako. Pero advantage siya because kung oily face ka, medyo hindi ka na magiging oily. Pero kung sensitive skin ka, I think hindi dapat na drying ang cleanser na gamitin mo, mas magandang moisturize para hindi ka mas lalong maging sensitive. If you get what I mean, no? Yun yung logic ko dun. Pero yun, I think sa mga fair skin products na natry ko, nagustuhan ko almost lahat ng products. Yung mild set nila, yung toner nila, yung serum, nagustuhan ko yun. Lotion, nagustuhan ko rin. But this time, with this one, parang ma-pass ako dito, guys. I think this is not for me. Siguro lang yung mga influencers na gumagamit na sabi nila hindi daw drying sa kanila. Maybe sila yun. Kasi yung nakasanayan kong cleanser, which is the gel type cleanser or yung foam wash cleansers, meron pa rin nare-retain ng moisture. What I mean, pag may nare-retain ng moisture or non-stripping or non-drying siya, kasi siyang shiny effect sa cheeks or sa noo. Medyo merong nabibigay na parang glass skin effect or medyo shiny. Merong shine na naiiwan and then smooth yung pakiramdam mo sa skin mo. Oh, with this one, may instant brightening effect siya. Pero wala siya yung shiny yung face mo, yung malambot na malambot. Hindi. Ang nafe-feel ko is malinis siya. Ganon. For the duration, but for the 1 week duration na ginamit ko to siya, guys, I can see naman visible changes sa skin ko, just like sa mga acne scars ko. Kasi yung previous ko na review with another brand, 1 month mahigit ko siyang ginamit. Tapos, when this arrived,
gradual ko siyang siningit sa routine ko hanggang sa ito na talaga yung ginamit ko. And nakita ko naman na in fairness, mayroon talaga siyang micro-peeling effect sa aking mga dark acne marks dito. And this one also, mabilis niyang na-dry up yung pimples ko. Pero yun nga lang, kailangan mag-moisturize ka right after kasi yun na, drying ang feeling sa skin. But if you're still curious about this product, gusto nyo pa rin siyang i-trial, I will link down below kung saan ko siya nabili. Nabili ko pala siya sa isa sa mga main distributors ng Fair Skin. So, sigurado ako, legit ang nabili kong product. Kasi, same lang din yung packaging na nakikita ko sa ibang influencers na pinadalhan ni Fair Skin mismo. So, ang tanong, bibili ba ako ulit ng product na to? Maybe yes, maybe no. Siguro, bibilihin ko siya on days or on months na napaka-oily ang skin ko. But lately kasi, hindi ako ganun ka-oily. So, I feel na hindi ko siya kailangan gamitin palagi. Kasi ito talaga yung gusto ko dito sa YouTube channel ko. Yung makapag-review ako ng masasabi ko talaga yung honest opinion ko with the product. Kasi pag sa TikTok mo siya isi-share parang saglit-saglit lang. Tapos minsan hindi pa klaro yung information. Minsan hindi mo pa kayang hindi ko pa kaya, maybe with others, pero ako parang hindi ko pa kayang isiksik ang lahat ng information in a 1 minute or 3 minute video. Siguro ba share ko yung review ko sa packaging or texture shot, pero hindi talaga full, detail. So, mas maganda talaga dito sa YouTube kasi not only honest review, nasasabi din natin lahat kung anong gusto nating sabihin. Ayun, you guys. I hope you find this video informative and helpful. Subscribe to my channel if you haven't yet. Follow me on all my social media accounts at itsjeyachan on Instagram and at itsjeyachan on TikTok. Bye, guys! See you on the next one.